narito na ang balitaan sa CNN Philippines. Kampo ni dating Senador Bongbong Marcos na nindigang maaaring gawing batayan ang undervoting sa protesta sa resulta ng eleksyon sa pagka-vice-presidente. Pamilya De Mafelis umaasa sa agarang pagpapatupad ng sentensyang kamatayan sa mag-asawang pumatay kay Joanna sa Kuwait. At Budget Secretary Ben Diokno hindi pabor na isara ang Boracay ngayong Abril. Magandang tanghali, ako po si Pinky Webb. Umalma ang kampo ni Vice President Lenny Robredo sa mga anomalyang nakita ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos sa unang araw ng pagbibilang ng mga bota sa protesta hinggil sa pagka-vice-presidente. Inilahad kasi ng kampo ni Marcos na basa ang ilang mga balota at nawawala rin daw ang tinatawag na mga audit log sa mga balota mula sa Bato, Camarines Sur. Pero ayon sa kampo ni Vice President Lenny Robredo, kampante si lang mananalo si Robredo sa inihaing election protest ni Marcos. Giniit rin ng abogado ng vice-presidente na hindi maaaring gawing basehan ng undervoting sa nagaganap na protesta. Nakausap ng aming chief correspondent na si Pia Ontiveros ang mga abogado ni Robredo at Marcos at narito ang bahagi ng kanilang panayam. Judging from the results of past elections from 2010 up to the present, in our automated election, wala pang nanalo sa recount ng mga balota. Kasi laging nagtatali ang physical count at saka iyang mga picos count or machines count. Kaya I am very, very confident with that. And I would say with due respect, there is no possibility that the Vice President will lose this election protest. 39 out of 40 clustered precincts, nawawala po yung audit logs. Wala po, may missing. Yung audit logs, yun po yung parang black box ng eroplano. Naka-record po doon lahat ng nangyari before the election, lahat ng nangyari during the election, yeah, and immediately after. Na sinasabi naman po ni Atty. Macalintal na hindi naman talaga dapat nilalagay sa I do not know if he is lawyering for Mrs. Robredo or if he is lawyering for the COMELEC. Ah, okay. And yung isa pong factual reporting, yung pong nakitang basang mga balota. Eh, 2 years na po, Ms. Pia, itong election protest si Senator Marcos. Kung nabasa po ito noong 2016, eh siguro naman by now, magdadalawang taon na natuyo na ho yung mga balota. Yeah. I want to comment on that wet ballots. Kasi yung wet ballots, hindi ho yan palatandaan ng dayaan. Kasi nung kinuha yung mga balota ngayon, umuulan, bagyo doon sa lugar na yun. At lahat halos yan ay binababasa, ay naiiwan sa labas. Kaya sa lahat ng probinsya, lagi nangyayari yung wet ballots. Kaya nga mayroong ballot image para kung sakaling basa ang balota, babalik tayo sa ballot images. At para naman kay Ilocos Norte Governor Amy Marcos, sa mga nawawalang audit logs at basang balota ay matibay na batayan ng kanilang electoral protest. Makibalita tayo sa aming correspondent na si Anjo Alimario. Anjo, ano pang sinabi ni Governor Amy Marcos? O, Pinky, dinipensahan nga nitong si Ilocos Governor Amy Marcos itong kanyang nakabakabatang kapatid na si dating Senador Bongbong Marcos. Sa kabila nito, naging pahayag ni Atty. Romulo Macalintal na election lawyer nga ni Vice President Lenny Robredo. Minlate kasi ni Macalintal itong mga obserbasyon ni Marcos. Kabili na nga dyan itong mga basang balota at nawawalang audit logs. Ayon kay Amy, nagtataka sila bakit ina-underplay ito ng kampo ni Robredo. Nabanggit niya yung pagkakaroon daw ng excess ballots na lumalabas daw ay shaded. Na tanong nila, counted ba ito at bilang mga boto at kanino ito binilang. Dito sa issue ng audit log, nakakapagtaka rin daw na nawawala yung audit log sa 38 out of 40 na presinto. Nakakaparaning na raw yung itong mga ganitong pangyayari. Ang sabi naman ni Atty. Romulo Macalintal kahapon ay walang dapat ikatakot dahil madali naman daw i-print yung audit logs at may kopya rin naman yung COMELEC. Sa basang mga balota naman, ang sabi kasi ni Macalintal ay noong December daw binagyo yung lugar kung saan kinuha yung mga ballot box. Pero ang sabi ni Marcos, bakit hanggang ngayong Abril ay basa pa rin daw yung mga balota? Dagdag pa niya, wala raw naiulat sa kanila na mga basang balota o basang na ballot boxes. Maliwanag daw na mukhang napakailaman na yung ibang mga balota at yung ibang ballot boxes. Hiniling niya na sana raw ay buksan ang mga mata nitong mga bumubuo
sa Presidential Electoral Tribunal, lalong-lalo na itong si Justice Alfredo Benjamin Caguiwa na sinasabi ngang may hawak itong poll protest ni Marcos. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Anjo Alemario, nag-uulat mula sa Maynila. Sa ibang balita, umaasa ang pamilya ng pinatay na OFW na si Joanna Demofiles na agad maipapatupad ang sentensyang kamatayan sa mag-asawang pumatay kay Joanna. Sa panayam sa CNN Philippines, sinabi ng kapatid ni Joanna na si Georgette, hindi sila papayag na makipag-areglo o tumanggap man ng blood money mula sa Lebanese na amo ni Joanna at asawang Syrian national. Hiling din ng pamilya Demofiles na makita ang dalawang suspect. Yan yung pinag-pray po namin ng kasama po yung magulang ko po at saka yung mga kapatid ko. Sana po matugunan na po yung hinihingi namin pong ustisya para makapagpahinga na po yung kaluluwa ng kapatid ko po. Sa ngayon po, maganda na po yung maganda na po yung kalooban naming magkakapatid po, lalo na po sa aking mga magulang po. Sana po ang hinihiling po, kahit yung kapatid ko kagabi tumawag, sabi po kagabi na sana makapunta po kami doon sa at makita mo lang po yung dalawang suspect na yan na pumatay sa kapatid ko. Ang sa amin lang po, sana po mapadali po yung pag-sustensya po sa dalawang suspect na yan po dahil gusto po ng magulang ko na masustensyaan po talaga sila. Pebrero na ang matagpuan ng labi ni Joanna sa loob ng isang freezer sa Kuwait, halos isang taon matapos siyang i-report ng kanyang pamilya na nawawala. Kinumpirma na ng Labor Department na parusang kamatayan o bitay nga ang ipinataw sa mag-asawa matapos ang kanilang paglilitis. Mananatili pa rin ang deployment ban ng Pilipinas sa Kuwait sa kabila ng hatol na bitay sa mag-asawang employer ni Joanna Demofiles. Ayon kay Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara, aalisin lamang ang deployment ban oras na tanggapin ng Kuwait ang mga kondisyon ng Pilipinas hinggil sa mga OFW na nagtatrabaho sa Kuwait. Kabilang dito ang sapat na oras para sa tulog, day off kapag holiday, masustansya at hindi tira-tirang pagkain at ang hindi pagkuha ng mga employer ng pasaporte ng mga OFW. Dagdag pa ni Guevara, sana'y magsilbing hudyat ito sa pagkamit ng hustisya sa pagkamatay ni Demofiles. I think it's still the agreement between the two countries on the manner of treating our OFWs that will matter, not the matter of the couple being brought to justice. Sa mga balitang abroad, tinotohanan na ng China ang banta nito laban sa Estados Unidos. Inanunsyo ng Chinese government na magpapataw ito ng taripa o buwis sa halos 3 bilyong dolyar o higit 150 billion pesos na halaga ng US import simula nitong Lunes. Kabilang sa mga produktong ito, ang mga prutas, mani at steel pipes. Ganti ito ng China sa naunang pagpataw ni US President Donald Trump ng taripa sa steel at aluminum imports. Una nang sinabi ng China na iniiwasan nila na magkaroon ng trade war sa pagitan ng US, ngunit gagawa sila ng hakbang para depensahan ang kanilang interes. Pumanaw na ang anti-apartheid icon na si Winnie Mandela. Siya ang dating asawa ng yumaong presidente ng South Africa na si Nelson Mandela. Nakilala siya bilang Mother of the Nation, isa sa mga sumusulong sa kampanya para wakasan ang apartheid o sistema ng racial segregation at discrimination sa South Africa. Nakulong si Mandela ng ilang taon para ipaglaban ito. Namatay siya sa edad na 81. At bumuwelta naman si Facebook CEO Mark Zuckerberg sa mga kritisismo ni Apple CEO Tim Cook. Binatikos kasi ni Cook ang social media giant na bigo umanong protektahan ang data ng mga user nito. Ito'y sa gitna ng iskandalong kinasasangkutan ng kumpanyang Cambridge Analytica na nakapag-access ng milyong-milyong data ng mga Facebook user. Kinwestiyon ni Cook ang Facebook na umano'y pinagkakakitaan ang data ng mga user at nananawagan ng mas maigting na regulasyon sa social media. Sa panayam kay Zuckerberg sa Vox interview, sinabi niya na walang batayan ang mga pahayag ni Cook.
At sa aming pagbabalik, silipin ang ilan sa mga makabagong pampublikong sasakyan. At Budget Secretary Ben Diokno hindi pabor na isara ang Boracay sa April 26. Kaya nanonood ng Balitaan sa CNN Philippines. Balik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Ipinasilip sa publiko ang iba't ibang klase ng mga makabagong pampublikong sasakyan sa isang public transport modernization expo. Naroon si Rex Remitio. Makibalita tayo sa kanya. Rex, ano ba itsura ng mga modern na pampublikong sasakyan na yan? Nasa loob ka ata ng isa. Oh, Pinky, hindi ako nasa loob ng isang bus, kundi ito yung jeep. At ito yung isa sa mga modernong jeep na maaaring sakyan na rin natin kapag sumakay tayo ng jeep. Ang kaya na itong isakay ay nasa 22 katao at bawal rin ang tayuan. Aircon nito, fiberglass yung mga salamin upang hindi nga pumasok yung pollution. At talagang pinapakita nga nila na matibay ito. Kung makikita mo, meron din dito ng TV set, no? At saka camera na nakadikit yan doon sa driver seat upang maging yung mga kawatan o yung may mga tangkang manggulo o di kaya yung, kahit yung mga plano mag 1, 2, 3 at hindi magbayad, talagang makita nung driver. Makita naman natin dito sa expo yung iba't ibang klase nga ng mga electronic jeep na gagamitin, kagaya na lamang ito, pakita natin, no? Ayan, so yan yung mga pwedeng pagpilian ng iba't ibang operator upang gamitin nila sa kanya-kanyang ruta. Iba't ibang presyo niyan at iba-iba rin ang klase. At ang isa sa mga pinagmamalaki nila dito ay talagang makakalikasan siya. Meaning na hindi ka na magastos masyado sa maintenance at hindi ka pa at nakatulong ka pa sa kalikasan. Ipapakita naman natin ngayon dito yung ilan doon sa mga electronic tricycle naman na itinatampok dito sa expo. Ayan, kung titingnan mo, talagang makabago yung itsura niya. Merong computer monitor sa harap at dito sa likod, kung titingnan mo, meron din siyang TV set. So saan ka naman nakakita na tricycle na may TV set pa? At yung type ng pagbabayad, tap na lang. So talagang hindi ka makakaligtas sa pagbabayad. At syempre dito rin yung mga bus. Ito naman yung mga bus na gagamitin daw natin pagdating ng hinaharap. Yan yung mga ginagamit na ngayon sa point-to-point bus system natin. Halimbawa mula SM North hanggang Ayala o SM North o Ortigas. Ayon sa kagawaran ng transportasyon, talagang para nga ito sa comfort at safety ng ating taong bayan. At nandito din yung iba't ibang mga bangko gaya ng Land Bank at Development Bank of the Philippines upang magbigay ng detalye doon sa mga pautang. Ang sinasabi nila, kaya naman daw itong bayaran ng mga driver, pero yung giit naman ng ilang grupo kagaya ng Piston, hindi ito kayang bayaran dahil una, kailangan mag-down. Halimbawa, ang presyo ng isang electronic jeep ay 1.6 million, kailangan mag-down ng 80,000 at ang buwan ng amortisasyon niya ay aabot din sa 24
8,000. Ang sinasabi naman ng kagawaran ng transportasyon, dahil nga magtataas din naman yung pamasahin ng bahagya at mababa din yung maintenance cost ng mga jeep na ito kung kaya't kaya namang bayaran. At kung may plano ka na bumili ng isa sa mga electronic jeep dito o tricycle, maaari ka bang pumunta dito sa Expo sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Pinky. Oh, Rex, medyo maganda siya ha. Maganda yung tricycle, maganda din yung jeep. Kailan daw pwedeng gamitin yung mga yan at ano daw yung mga ruta na pwedeng daanan? Marami silang binanggit na iba't ibang ruta doon sa Metro Manila. Nasa 6 ito, kagaya na lamang ng mula Cogyo hanggang SM Masinag. Tapos meron din dyan yung mula sa Quezon City Hall hanggang sa Manila City Hall at iba't iba pa. Ang plano raw nila ay sisimulan nila ito bago magpasukan. At kumbaga parang ito yung inisyal na parte ng modernization program sa transportasyon ng ating pamahalaan. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Rex Remigio, nag-uulat mula sa Pasay City. Nagpiansa na si dating Vice President Jejo Marbinay at anak na si dating Makati City Mayor Junjun Binay sa mga kasong kinakaharap nila sa Sandigan Bayan. Kapwa nagbayad ng 192,000 pesos ang mag-ama sa 5th Division ng Anti-Graft Court. Nahaharap sila sa mga kasong graft at falsification of public documents dahil sa pagkakadawit umano nila sa maanumalyang pagpapatayo ng Makati Science High School building na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Nahaharap din ang mag-amang Binay sa iba pang kaso sa Sandigan Bayan na kaugnay naman sa umano'y maanumalyang pagpapatayo ng Makati Parking Building 2. Sa kabila ng rekomendasyon ng ilang mga ahensya ng gobyerno na ipasara ang buong isla ng Boracay sa Abril, naniniwala si Budget Secretary Benjamin Yokno na hindi ito dapat basta gawin ng walang sapat na pag-aaral. Sa kanyang panayam, sa programang The Source, sinabi ni Yokno na patuloy ang pag-aaral ng Budget Department hinggil sa posibleng economic impact ng pagpapasara sa isla. Anya, masyado raw mabilis kung isasagawa ang shutdown ngayong buwan. There's a recommendation by DNR and DILG, but there's also a recommendation from DTI, and we're coming up with the economic impact, the economic manager. Do it at the off-peak period, and then maybe gradually, and then, but you, before doing that, you have to have a plan already, which is ready, implementation ready. So hindi ho kayo, you're not for the April shutdown, that's clear? Maybe not, no. Right. It's too soon. Too soon. Yeah, and because they're not ready yet. Yeah. And what do they do? Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagratsyada ng mga proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng Build Program. Ayon po kay Yokno, ilang paliparan na tulay na ang inaasahang matatapos ngayong taon. Sisimulan rin nila ang tinatawag namang Green Project para sa pagtatayo ng open spaces sa mga syudad. We're completing some of the projects which were started by the previous administration. So by June, we'll complete Panglao International Airport. Also, the second international airport in Cebu will be completed. We plan to construct something like, if I remember right, 13 bridges across Pasig River. Two big ones to be donated by China, the one in Tramuros Binondo, the other one in Makati. And then Mark is doing the Bonifacio bridge right now. So there is a program now in the budget called what I call it green uh-huh. to be complementary to the build. Yeah. And this is supposed to help the 145 cities provide open spaces for the urban dwellers. At kaugnay sa panukalang National ID System, sinabi ni Yokno na itutuloy nila ang proyekto kahit hindi ito maipasa sa Kongreso. This is part of the Comprehensive Tax Reform Program because we want to make sure that the leakages from the social services that we provide is number one stop. And also there's really a need for a National ID System. We'll make sure that it will not violate that we address such fears. How? This will be similar to what they did in India, where they have a what is called a foundational ID. Just the information are very basic, and so we don't ask for your phone there.
It's just your birth. What will be asked? What's the data that will be collected, your sir? Your sex, your birthday, and name, sex, names. Birthday. That's all. It can be used with your driver's license and your passport. Okay. So that's your only three IDs are necessary. Muling mapapanood ang aking panayam kay Secretary Diokno sa programang The Source mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Nilatag ng National Economic and Development Authority o NEDA ang ilang mga hamon na kinakaharap ng ating ekonomiya ngayon. Makibalita tayo mula kay Cecil Lardizabal na nasa isang economic briefing ngayon. Cecil, ano ba yung mga hamon na kanilang sinasabi dyan? Pinky, isa na nga doon sa mga hamon na sinasabi ng NEDA ngayon ay yung pagsasara ng Boracay, dahil alam naman natin na kapag ganitong panahon ay napakaraming turista, at dahil nga doon sa sinasabing pagsasara ngayong taon ay naapektuhan unti-unti ang mga turista, at kung nasaan ang mga turista ay nandun din ang mga trabaho, kaya talagang naapektuhan din ang bilang ng mga trabaho ngayon. So ngayon ang ginagawa ng mga otoridad ay lahat ng mga stakeholders ng Boracay ay nagpupulong-pulong na para pag-usapan yung mga contingency measures na yung mga hotel and restaurant owners, pati yung mga banka operators at iba pa. Ang isang hamon naman sa sektor ng agrikultura ay yung kailangang mapanatili o papaano mapanatili ang sapat na supply ng bigas at kung papaano mapanatili ang mababang presyo nito sa merkado. Sa sektor naman ng business process outsourcing ay lumalawak o lumalaki na yung tinatawag na artificial intelligence at ang robotics, at kapag lalo pang lumawak ito ay mas marami pang mawawala ng trabaho. Meron kasi yung tinatawag na Philippine Development Plan o PD 2017 to 2022. Ito ay nagsimula noong taong 2017 at matatapos sa taong 2022. Limang taong economic development plan sa ilalim ng Duterte administration, na kung saan ito ay may layong magbigay ng sapat na trabaho sa mga Pilipino at maiangat ang antas ng mga ito. Ayon sa mga otoridad, ay nasa transition period na tayo ngayong taon at mararamdaman ang full impact nito sa susunod na taon. Ang target ng Philippine Development Plan ay itaas sa antas na upper middle income ang Pilipinas sa taong 2022. Lalo na't nandiyan na nga yung build infrastructure program ng Duterte administration, na kung saan ay meron ng mga nakalatag na mga eco-construct na mga infrastructure projects. At isa pang magandang balita ay meron ng siyam na bagong infrastructure projects na naaprubahan na sa Cabinet Committee level at pinag-aaralan na ngayon ng NEDA Board. Kasama dyan ang Subic Light Railway, ang airport sa Bulacan at ang mga tulay sa Pasig River. Kaya naman ngayon pa lang ay pinag-aaralan na at tinitingnan na mga otoridad kung paano ma-mitigate yung impact nga ng sinasabing mga hamon para naman sa ganun ay matugunan yung tinatawag nating Philippine Development Plan pagdating ng taong 2022. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Cecil Lardizabal. Sa mga balita sa ibang panig ng bansa, hindi po bababa sa 25 katao ang nasawi nitong nagdaang Semana Santa. Yan ay ayon sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. 56 na katao naman ang nasaktan sa magkakahiwalay na insidente ng aksidente sa daan at pagkalunod. Karamihan sa kanila mula sa Batangas at Quezon Province. Kabilang sa mga namatay ay 7 katao sa Taal-Batangas Diversion Road noong Miyerkules matapos araruhin ng isang truck ang isang nakaparadang sasakyan at ilang mga karinderya. Sabado ng umaga naman ang maiulat na nahulog sa 10 talampakang creek ang isang elf truck sa Lipa na ay kinasawi ng isang tao at nakasakit sa 5 iba pa. Sa Tigbao, Zamboanga del Sur, 7 pasahero naman ang nasaktan matapos mahulog sa kanal ng isang van Sabado ng hapon. Sa Negros Oriental, patay sa pananambang ang isang konsehal ng Gihulgan City. Kinilala siya bilang si Paolo Edison de la Rita. Nakasakay siya sa isang motorsiklo ng tambangan ng ilang mga armadong kalalakihan sa barangay Poblacion. Naging kontrobersyal si de la Rita noong nakaraang taon sa tinaguriang Gihulgan ambush kung saan sangkot ang ilang rebelding komunista. 6 na pulis ang napatay sa insidente. Bago pa ang insidente, nakahingi ng tulong sa pulisya si De La Rita, ngunit tinambangan di umano ng mga rebelde ang mga ito. Sa Leyte, ipinagdiwang ng mga residente doon ang
Turog Po Festival bilang bahagi ng paggunita ng Semana Santa. Tampok sa Turog Po ang tinatawag na pasungay o laban sa mga kalabaw at paaway o yung pagtutunggali naman ng mga kabayo. Ilang siglo ng tradisyon sa bayan ng Carigara ang pista na orihinal na ginaganap sa Biyernes Santo bilang tanda ng pagsalungat nila sa mga paring Espanyol noong 1983. Inilipat ng mga organizer Turog Po sa Sabado de Gloria. Ang Turog Po ay salitang huaray na ang ibig sabihin ay mag o makipagkita. At mamaya sa balitaan, laban ni Senador Manny Pacquiao kay Lucas Mathis, tuloy na. At mga artistang sina Channing Tatum at Chenna Tiwan, hiwalay na. Manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines. Kayo nanonood ng balitaan sa CNN Philippines, kinumpirma ni Senador at Filipino boxing icon Manny Pacquiao na makakatapat niya ang Argentinian boxer na si Lucas Mathis sa kanyang pagbabalik boxing ngayong taon. Inanunsyo ng People's Champ sa Twitter, kakalabanin niya si Mathis para sa isang world title. Ang Argentinian boxer, ang kasalukuyang WBA welterweight world champion, magaganap ang paghaharap ng dalawa sa July 15 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito ang unang laban ni Pacquiao matapos matalo ng Australian boxer na si Jeff Horn sa Battle of Brisbane noong nakaraang taon. Napabilib ang sikat na Filipino-American ballerina na si Stella Abrera sa talento na ipinamalas ng mga student performer mula sa mga mahihirap na pamilya. Sinalubong ang prima ballerina at kanyang mga kasamahan mula sa American Ballet Theater ng isang sayaw mula sa mga estudyante ng Center for Excellence Campus sa Maynila. Narito sa bansa si Abrera para sa isang benefit performance para sa mga kabataang kapuspalad. I feel like we are the beneficiaries, actually. This visit this morning has been so overwhelming, highly emotional. My heart is completely full of love for these children. It's a very moving experience for all of us. Magaganap ang benefit performance ni Stella Abrera at iba pang American Ballet stars sa Maybank Performing Arts Theater sa Bonifacio Global City sa April 6 hanggang 7. At matapos ang halos 9 na taong pagsasama bilang mag-asawa, inanunsyo ng celebrity couple na sina Channing Tatum at Chenna Tiwan Tatum na sila ay hiwalay na. Sa isang joint statement sa Instagram, sinabi ng dalawa na desisyon nilang pareho na maghiwalay. Sa kabila niyan, wala raw magbabago sa kung gaano nila kamahalang isa't isa. Dagdag pa nila, quote, "Love is a beautiful adventure that is taking us on different paths for now." Paglilinaw nila, hindi raw mga sikreto o ano pa mang malisyosong kaganapan ang nagtulak sa kanila para tuldukan ang kanilang relasyon. Unang nagkakilala sina Channing at Jenna sa pelikulang Step Up noong 2006. Kinasal sila noong 2009 at meron isang anak na babae. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Martes, April 3, 2018. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas. Magandang tanghali.